sabi ko dun sa isang senador na kausap ko. At pinipressure mo ko, Sense, ano raw ba talaga ang totoong dahilan kung bakit naghiwalay si Dominic at si Bea Alonso? Matiba naman sa wedding, kuya. Magkikipagkumpikensya pa si Bea Alonso kay Marian? Kakatagpo ng isang lalaki na magmamahal sa kanya ng tunay at wagas. So, kuya, hindi siya mahal ni Dominic? Panaginipan ko, parang may isang gwapong aktor na aamin na nabuntis niya yung kanyang non-showbiz girlfriend. Kabaliktaran po ang panaginip niya. Okay? Kuya, ulit. Bakit? Baka mag-easy mo. Confirmed na yan. Ito na ang latest, kaya tumutok ka na dali. Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na dali. Ano pa nga ba ang lagi niyong inihilit sa amin? Ay! Isigaw mo na! Dali! La 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 la. Ay, kaya ka gumagano'n si Brenda. Pero hindi kumakanta. Akala nila nakaupo. Hindi po, nakatayo na po yan. Mataas kayo mo ha. Kami nakaupo ha. Hindi mo, kapantay lang kami. Oo, nakaupo mo kami, o. Oh. Diba? O, oh, anyway, naku, Diyos ko, nakakaloka itong ilong ko. Parang ang tamo siya at masyado ng aking ano. Ang ganda ng pagkakaguhit, ha? O, ba't ba ako nagpareto? Ay, di ba dami na nag-o-offer? Ikaw lang tumatanggi? Ba't nga ba? Eh kasi, sabi ko, saka ako magpaparitoke ng ilong kapag nalagyan na nila ako ng third eye. Grabe. Oh, anyway, naku, ito na, nakakaloka, Lloyd, di ba? Alam mo, tama yung sinabi ni Ate Christy Fermin, ano? Na talaga may mga senador talaga na tumatawag sa kanya. May mga politicians. Alam nyo, ganun din sa amin. May mga tumatawag din sa amin ng mga politicians. Oo, mga ano rin sila, mga marites. Ha? Oo. Anong tanong? Eh yun na nga, ano raw ba talaga ang totoong dahilan kung bakit naghiwalay si Dominic at si Bea Alonso? Grabe, no? Oo. Ang dami talaga. Nakakaloka pa to, no? Sabi ko dun sa isang senador na kausap ko. Nakakalokin. Ba't pinipressure mo ko? Sense. Sige na, kasi may group chat kami dito sa Senado. Ha? Oo. Pag mga free time namin, bago kami sumalang, eh talaga nag-aano kami, nag-chichismisan. Ay! Sa mga buhay-buhay ng artista. Oo, talagang group chat nila, yung tanungan sila, ano ba talaga ang tunay na dahilan? Diyos ko. Eh, hindi raw niya masabi kung ano, dahil kaya tinatanong ako. Eh sabi ko, sari-sari naman yung mga, ano, rason, hindi ba? Ito nga, Loy, no, nasagap ko. Na ang dahilan daw ay, syempre, pasalin-sali na ito, no? Pero parang, ang dahilan daw ay, one time daw, nagdi-discuss sila tungkol sa mga, ano, number of invited guests. Bea at si Dom. Oo. Eh gusto rin ni Bea, ano, magarpo, marangya, ganun. Eh si Dominic daw, gusto niya, pili lang yung mga invited nila. Yung talagang ano lang, mahalaga sa buhay talaga nila. Oo. Yung naging bahagi ng kanilang journey. Oo. Yung dinaanan nilang mga tao bago sila makasal. Oo. Yun ang mga invited. Kasi naikwento rin sa akin dati ni Dominic eh. Diba? Sinabi pa nga ni Dominic, diba? Gusto namin maging ninong at ninang eh yung mga successful ang married life. Para pag nagkaroon kami ng misunderstanding, miscommunication, or away, eh ang malalapitan namin yung mga ninong at ninang namin na through the years, eh sa kabila ng mga unos na dumating sa buhay nila, ay sila pa din. Eh dapat pala na, you know, yun yung inuna nila. Ang alin? Yung kumuha ng mga ninong at ninang. Para?
Parang meron na silang nalapitan ngayon na nagkakaproblema sila. Ah. Diba? Eh, Mama Louie. Oh. Eh, baka kaya nakakuha sila ng ninong at ninang, baka hindi rin nilalapitan yun. Bakit? Grabe ka naman. Ninong at ninang yun, syempre nilalapitan nila para humingi ng payo. Oo nga. Eh, kasi kuya, baka mga number one na-request din yung mga yun. Chismis pa sila. Hoy, pero kuya. Oh. Successful ang married life. Gaga ka. Ewa ko sa'yo, Mrena. Ang dami yung mga successful yung married life na nagte-text din sa akin. Pero? Ito. Ito yung ano. Ito po yung asawa ni ganito. Lalaki pa na yan. Ito po yung asawa ni karamihan ganito. Karamihan talaga ang mga lalaki. Alam mo, anywhere I go, talagang Diyos ko yun ang tinatanong nila sa akin. But actually, wala talagang specific na dahilan. Kasi kanya-kanya yung labasan ng ano eh. Rason yung kanya-kanyang kampo. Katulad nito, no, mabalik ko lang sa pinag-uusapan natin kanina. Yung na, number of guests. Oo, yung number of guests. So, nagtatalo sila. Siyempre, lumalaki yung gastos nila. Mm. Eh, lalo na kung ito ay gaganapin sa ibang bansa. Karating po nga sa atin. Yung sinabi ko nga na gusto ni Bea, magarbo, marangyan. Eh, kasi nga, siyempre, kay Bea, siguro, eh, once in a lifetime to, hindi naman to weekly ginagawa natin. Kung baga, buhos na natin, kasi very memorable talaga kay Bea, lalo na, di ba, sabihin na natin na udlot yung sa kanila ni Gerald, hindi ba? At syempre, sa edad ni Bea, di ba, na 36, oh, parang ano yan eh, naghahabol yan eh. Diba? Na naghahabol at the same time, gusto niya, napaka-special ng kanyang events sa kanyang life, di ba? Naiintindihan ko yun. Diba? Pero, syempre, yung kapasidad ng lalaki to spend for the wedding, eh, limited lang. Diba nga, lalo na't sinasabi nung iba na mas mayaman si Bea kaysa kay Dominic. Kaya dun lang sa simple daw, itong si Dominic. Tapos na balitaan ko pa. Oo, oo. Meron gustong ma-achieve si Bea. Kasi siyempre, no, tulad ng ibang mga celebrities, lalo na't mga sikat. Oo. Na mga grandiosa yung mga wedding nila. Mm. Parang gusto ni Bea ganun din. Grandiosa din. Napakaraming bisitang artista. Mm-hmm. O maraming... Kasi nga, syempre, palakaibigan si Bea. Di ba? Baka magtampo nga yung iba. Mm-hmm. Kung hindi maiimbitahan, hindi ba? Pero ako naman, naniniwala na pag limited lang ang guest, maiintindihan niya lalo na at tunay kang kaibigan. Oo. Kita mo yung kay ano, Angelica Panganiban. Ilan lang sila. Oo. 10 lang yata sila dun. Oo. At diba? Sa In-N-Out Burger pa ginanap ang kanilang reception. Pero, alam mo yung nararamdaman mo, yung pagmamahala ng mga human. Di ba? Teka muna, kuya. Oo. Ano ba yung gusto niya ma-achieve kasi? Parang taintay ka sa mukha mo. Hindi. Gusto ko nang malabat, kuya. Saka yung pagkasabi niya, parang ayaw niya ma-achieve ni Bea. No? Diba? Talaga si Indra. Oh, anyway, hindi, katulad ng ibang artista, katulad ni Marian Rivera. Yan yung mga gusto niya na ma-achieve. Pati ba naman sa wedding, kuya? Magkikipagkumpikensya pa si Bea Alonso kay Marian? Ako. Yan na naman. Ako na naman na ano yan. Brende. Hindi kasi, kuya. Di ba, kuya, si Bea at saka si Marian ngayon ang pinakasikat ngayon sa GMA? Oo. So, anong connect nun sa wedding? Na ikinasal naman na si Marian kay Ding Dong. Okay na yun. Kung ano yung ano. Sinasabi ko lang dito, Brenda, na parang the likes of yung wedding ni Marian tsaka ni Ding Dong. Yung level. Yung ganong level. Oh. Eh, kasi kuya, may kaibigan ako sa GMA. Oo. Ba't hindi ka nun mag-artista? May kaibigan ako. Sa akin. Na ano? Na bago i-alok yung isang teleserye kay Bea Alonso, Idadaan muna kay Marian. Siya muna ang aalok ngayon, kuya. Kapag hindi tinanggap ni Marian, saka mapupunta kay Bea. Saka i-aalok pala, kuya. Ano daw, Nay? Paulit mo ba hindi ko siya naintindihan? Naintindihan ko. Pero hindi yan confirmed. So, huwag kang nag-confirm dito kung hindi naman confirmed yan. Naikwento lang sa'yo.
May kwento ko lang din, kuya. Oo, kaya hindi naman natin alam talaga ang totoong kwento dyan. Oo nga. Kinukwento lang din natin sa kanila. Hindi, parang gusto sabihin ni Brenda na bago tanggapin ni Bea yung isang teleserye, tama ba? Oo. Inialok na muna yon. Nauna nang naialok yon kay Marian. Yan. Diyos ko, nakakalok. Ako na naman nakakalok. Alam niya, hindi yan confirm. Okay, magkano siya. Di ba dapat si Jex to? Eh kasi na, di ba, kung hipatsoy ngayon, may ganun si Jex. Kaya siya po yung natawag natin. Pasensya ka na, Nay. Kung hipatsoy. Tsaka po yan, yung feeling ko, ikaw lang may sword. Ha? Ay, kaya ako din. Naalala ko na. Oh. Ay, one time nagpababa si Brenda sa akin. Mm. Dun sa tapat mismo ng GMA sa Timog. Dahil imi-meet daw niya yung friend niya. Mm. Galing GMA. So, yun ba yun? Yun po yun, kuya. Pero hindi tayo sure, ha? Hindi po yan. Naigwin po lang po niya yung sa akin. Ah, basta hindi yan sure, no? Nakakaloka. Ang init. Anyway, alam nyo, yun nga yung sinasabi ko, hanggat walang nagsasalita ng totoong dahilan, o hanggang hindi si Dominic nagsalita na. So, finish na kay Dominic yung Bea is beautiful inside and out. Don't bash her. Ayan. Parang pagiging gentleman yon. Yung kay Bea naman, hindi pa natin alam yung rason naman niya. Kung bakit siya nakipaghiwalay kay Dominic. Kasi nga, Loy, sa naging statement ni Bea Alonso kahapon, February 11, ay parang vague pa din eh. As in, medyo malabo pa yun eh, no? Sabi niya sa kanyang IG account na tinagpa niya si Dominic Roque, and we quote, "After much thought, consideration, and care, we have mutually decided to amicably end our engagement. It was not an easy decision. We wanted to have more time to carefully deliberate and pray about it. But there have been many speculations, questions, and insults. Unfortunately, some even confirmed our breakup without our consent. And some created ridiculous stories that had no basis and were utterly false. So we felt the need to share this announcement with great sadness for our peace of mind and our families. Please understand that this is an extremely painful yet united decision. And we sincerely request for everyone to kindly spare us from more cruel and very hurtful words thrown on social media. We kindly request to give us the privacy we need as we navigate our future lives with respect, kindness, compassion, and dignity. Thank you for your understanding and support." So anong ibig sabihin ng statement ni Bea Alonso? Mauurong ang kasal habang inaayos pa nila ni Dominic ang kanilang relasyon? Ano nga kaya? Basta i-enjoy lang dapat ni Bea ang kanyang bakasyon sa Singapore. Yes. Oo, ha? Huwag niya muna itong iisip-isipin. At saka, di ba, sabi nga may nanghula kay Bea, di ba? Na at the age of 40 daw siya, makakatagpo ng isang lalaki na magmamahal sa kanya ng tunay at wagas. So, kuya, hindi siya mahal ni Dominic? Ha? Bena. Ay! Hindi ako! Bakit ako? Mahal siya ni Dominic. Oo nga. Kaya nga lang, di ba may mga... Hula lang naman kasi may yun. May mga bagay-bagay talaga na hindi natin napagkakasunduan kahit tayo pa. Mm-hmm. Even yung friends, di ba? Mm-hmm. Nagkakaaway, nagkakagalit, nagkakatampuan din yan. Mm-hmm. Pero kuya, nagkakaayos din naman sila. O, mali mo ganun din naman mangyari na eh, di ba? Magkaayos din. So, next topic na tayo. Kasi hindi na naman tayo aandar nito eh. Ang dami-dami mong Ay! Lumalaki na yung butas ng ilong. Ay! Nakatulog? Ay! Brenda, baka may mapanaginipan to. Ay! Hintayin natin. Nay! Nay! Nay!
Hindi na nagising. Ayun, nagising! Ang TV! Hindi, ito nila, nakatulog ako saglit, sorry. Oh. Kasi nanaginip ako. Ay! Ano yun na panaginipan mo? Ikwento mo naman. Hindi, panaginip lang naman to. Oo nga! Na napanaginipan ko, parang may isang gwapong aktor na aamin na nabuntis niya yung kanyang non-showbiz girlfriend na nasa abroad. So, parang napanaginipan ko pa, no, na umuwi siya dito, tapos alam niya na nabuntis niya yung girlfriend niya. Eh, ba't siya umuwi dito? Yun nga, kasi nga, wait. Oh, ang tara. Di ba tao sinasapian si nanay yung natutulog? Kaninong plema yun? Nagising ako. Kaninong plema mo ba yun? Kaya nga, nagising ka. So, hindi mahalagang gumaling ang plema mo? Hindi mo nalagay niya. Anyway, napanaginipan ko. Kaya siya umuwi dito dahil pagpapatuloy niya ang kanyang pag-aartista. Napanaginipan ko yun. Eh, sino ba yung napanaginipan mo, Nay? Panaginip lang naman ito. Oh, sino nga? Pwedeng hindi ito totoo. Oh, sino nga? Eh, mahirap din namang isabihin kung sino yung ano. Yung napanaginipan ko. Oh. Kaya sino nga yung iblo mo sa akin? Sa dadaldal mo, ha? Hindi. Oh, eh, ano, ha? Ito. Parang amoy tulok. Hindi. Joke. Alis ka, kuya. Hindi ba kakahiwalay lang niya sa asawa? Ha? Ay! Uy, sino yan? At sa kanya sinabi mo, sa akin din. Ako na mamalay, ako na magbubulong. Sino? Ako na magbubulong. Ha? Hindi sila maniniwala na ibulong sa'yo. Kasi na sa kaliwa. Ay! Isa-isa ko, ha? Hindi ko narinig. Hindi ko narinig eh. Dito sa kanan. Ay! Ay siya? Talaga? Eh, di ba gumawa yun ng BL series? Ay, Diyos ko naman, Luy, oh! Binunong na nga sa'yo, eh! Hindi ko naman sinabi yung pangalan, eh! Ano? Pero siya? Hindi, napanaginipan ko lang naman. Pero wala naman yun, parang... Alam mo naman, di ba, Luy, ang panaginip ay lagi nilang sinasabing kabalintunaan. Yung baligtad, yung kung ano yung napanaginipan mo sa totoong buhay, hindi naman. Kuya! Ah? Tulog ka ulit! Bakit? Baka mapanaginipan mo, nag-degrade ka na siya ng... Ay, p***! Lumayo ka rito, lumayo ka rito. Sa'yo, nainis ako sa'yo. Si Bren. Ano yung aircon po itong bahay ko? Kaya nga kanina ko... Grabe yung aircon na yun. Pagkakainit-init. Nag-coat pa naman ako kasi na malamig dito. Kasi yun. Kasi yun. So yun, kabalik na rin po ang panaginip. Okay? Ulit, ulit, ulit. Bakit? Baka pag-isip mo, confirmed na yan. Alam mo, kung nakapakot na. Gini-insay yung kapay. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Lumaloy! Ako yung mga nanonood po sa... yung mga nanonood po sa amin na hindi pa namin subscriber. Pero, oh, nakita nyo ba? Ano? Nilunok ni... Hindi. Nasamid lang. Okay. Hindi naman yung Plematil. Oh. Yung mga nanonood sa amin na hindi pa namin subscriber, mag-subscribe na po kayo. Now na, eh. Click nyo na pa yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At
ko na ibigay pa ang aming episode yet, pero kayong komento sa lahat ng aming chika. Ikaw ang kinapin below. I-click ang like button at huwag kalimutan yung click ang notification bell. Dahil pag kinlik niya kayong unang-unang manonotify na meron kaming latest update. Uh-huh. Ayan, ha? At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yan, saan manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko? That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. Nako, na day 2 na po ng aming Korea trip. Napaka-riot po. Kailangan po niyo mapanood para mag-good vibes po kayo. Nandiyan na po yung aking phone vlog sa Mamaloy YouTube channel. Thank you very much, Dr. Jesus Cantisolis of Gorgeous Mal Dental Clinic. Para yeah. Sa aping gorgeous ng ngiti at dun sa paletsyon niya. Nay, di ba? Kaarawan ni Miracle. Yeah. Yes. Brenna. Hello mga ka-update. Pa-follow naman po ng aking FB page. Aking Brenna po. M-R-E-N-A. Yes. Okay, po na pasalamatan. Ideal Vision. Yes. Punta na kami dyan, Kuya. Malapit na. Wow. Tsaka, Kuya. Abangan ka ba nila? Oo, po, Kuya. Abangan nila ako dyan. Uh-huh. Hello po kay Kuya. Kay Kuya Gary Adventure. Kuya, sinaknet pong drop kanina. Bakit? Kasi Kuya nagbablog siya. Pinapalo po sa kanya. Yung showbiz update. Ah, so nadagdagan tayo isang subscriber. Tapos nabati mo pa ng 1 minute. Okay, ayan. So ko lang pasalamatan yung naging bahagi kung bakit naging posible at naging matagumpay ang 7th birthday ng aking bunsong anak na si Miracle. Yes, sobrang saya niya. Ayan, oo, syempre. Sobrang saya ko rin dahil ang amin pong inatasan para mag-organize ang event na ito. Ay ang La Vida event si Mama Loy. Yay! Thank you, Nay! Kasama ang kanyang mga angels. Maraming salamat sa inyo, yay, ha? Congrats, angels! Pinagtagpo-tagpo at pinagsanibwersa ni Mama Loy ang lahat ng mga suppliers para maging malapalasyo ang ayos ng kaarawan ng aking anak. Yung venue po. Yung venue po, syempre, sa Vian Shea Hotel and Events venue po yan. Sa Mahogany, Tagaytay. Oo. Yan. Kung meron po kayong mga kaganapan dyan, mga events, okay? Kompleto na kasi sila. Uh-huh. May hotel, may events venue, may restaurant. Oh, correct. Diba? Hanggang gabi, inumaga si nanay, kumanta ng kumanta. Huwag ka nang maano, baka malaman pa na hanggang 3 a.m. ako. So, ito pa, no? Bukod dyan, syempre, yung malapalasyong pag-aayos ng venue ay galing yan sa kamahalang Mike Ruiz, ang aking love na love na kumare. Mike Ruiz, thank you so much. We love you, Mike. Talagang binonggahan mo ng gusto ang birthday ng aking anakis. Yes. Yan, thank you, ha. At yung video nila ni Mira, napakaga. Same day edit. Actually, pinalabas din sa kinagabihan, ano? Yes. Oo. Pagka ganyan ang mga gusto ninyo, Diyos ko, nice print po. Yes. Nice print photography and video. Yes. Oo, ni Charisse Tinio. Yes. Ang ganda ng edit nila, ang ganda ng mga shots. Yes. Ang uhusay ng mga tao ni ano, ni Charisse Tinio, hindi pa pumapalpak sa akin yan, in fairness. The photographers nice of the stars. Yes, diba? Oo. Siyempre, dapat yan, ano yan eh, combined yung husay eh, no? Mm-hmm. Kahit yung LST, Lights and Sounds. Yes. Ay, Diyos ko. Yan naman yung kapatid ni Charisse Tinio, yung yes. LST. Si Sir Joseph Santillan. Thank you so much, Joseph. Ayan, ang ganda ng sounds. Lahat, diba? Lahat bongga, pati at saka, lights. Nagulat yung iba, para doon silang nasa IMAX dahil ang laki ng LED wall natin, diba? Diba? Social talaga ang LST Mobile Lights and Sounds. Yes. No? Siyempre, Diyos ko. Apakaganda ng anak ko. Oo naman. Oo. Ang nag-ayos nun, si Martina Sabusa. Oo. Tsaka yung kanyang assistant. Napakaganda. Diba? Thank you so much, Martina Sabusa. Pati sa inyo, ng inyong buong family. Di ba? That prays together, stays together. Correct. Siyempre, si Michael Leyva din. Ay! Yung gumawa ng gown ng anak ko na sobrang... Ang ganda-ganda ng anak ko, grabe. Glamorosa. Glamorosa. Talagang inirampa niya yun. Sobrang favorite niya yun. Na? Diba? Kaya, Diyos ko, pag Michael Leyva yan, nakakaloka. Oo. Social. Ha? Social. Oo. Mm-hmm. Hayaan mo, Michael Leyva. Naku, yung gown na yun ni Mira ay isang palatandaan na napakaganda, napakagarbo, napakarangya ng ibinigay mong celebration sa anak ko. Maraming salamat. Makakaasa ka na hindi natin ito ibebenta kay Boss Toy. Ha? Ang Cinderella gal. Akala ko makakaasa ka. Gagamitin ko din to. Oo.
Parang mas kaya siya yata. Oo, parang kay Brenna kasa. Thank you, Michael Leyva. I love you! Siyempre, napaka ilang baitang o habag na na-cake yun. Mm-hmm. O na-regalo ni Tommy Mopia. Yes. Na aking friend from LA. Mm-hmm. Nagaling din kay Boss Kenneth Galonga. Gersa Balino. Thank you so much, ha. At yan ay gawa ng top cakes. Yes, Miss Mary Ann. Thank you, Rama. For wedding. Diba, wedding debut. Niya, birthdays. Diba, Nay? Diba, mga makakadal sa cake, no? Diba? O, ang taas, bongga, no? Ha? Bongga. Siyempre, may dessert buffet din tayo. Ay! Solo cakes din. Regalo naman niya ni Chef Jeng ng Heavenly Desserts. Ang ganda ng ayos, no? Diba? Diyos ko, para siyang gracing table. Oo, oh, diba? Yun ang kanilang bagong produkto na, yung dessert buffet. Oo, oh, buong kaya. At ang sasarap pa dyan, ha? Oo, hindi nyo nga alam habang nagka-cocktails pa lang siyang program, pumukurot-kurot na ako. Busog na nga sila, eh. Oo. Siyempre, yung Angulo Prince Photoman. Yes. Oo, yung mga kumuha ng mga pictures with the guests. Thank you so much, ha. Diba, binigyan pa niya tayo ng mga magnetic pictures. Correct. Thank you so much. Ha? Sa Angulo Prince Photoman. Yes. Ayan, siyempre, nagparapol din tayo. Bukod sa cash prize na kaloob ni Tita Fe Brusola at ni Tito Ronald Brusola at ni Ron. Ay, naku. Hindi rin nagpakabog ang Highland Valley Resorts. Ay! Diyan sa Pantabangan, Nueva Ecija. Diba? Na The Valley in the North. Yeah! Diyos ko, ha? Ilang nights accommodation yon, ha? Diba? Oo, lalo na yung kanilang bagong-bagong water parks. Ay, yes! Diyos ko po. Oo, meron silang water parks day pass. Oo, yes! Ako, itry nyo, napakaganda. Oo, huwag nyo rin kakalimutan yung kanilang napakasarap waecho na Spanish bread. Diba? Ha? Pag naduduling na po si Nanay, maniwala po kayo. Napakasarap. Siyempre, ha, bukod doon, aba, nagpa-grand prize pa ang Sayon Philippines. Hi! Oo, thank you, Mary Cruz. Oo, ayan. Ano nagbigay po sila, Nay, ng ano, King Deluxe na massage chair worth 76,000 pesos. Oo, thank you, ha, sa mag-asawang Mary Cruz sa kanyang asawang si Kelvin. Yes, thank you so much. Actually, binigyan din ako ng Sayon. Oh. Ang ganda. Ako din po. Ha? Talagang makakatulog ka dahil hindi mo kailangan ng manual massage. Diba? Talaga yung chair nila, ay, Diyos ko po. I-try nyo. Pag-uwi nga namin na yung iba mga angels ko, naki-massage muna eh. Oo, oh, diba? Para mawala ang pagod. The Philippines. Yes. Oh. Siyempre, yung Fernwood Gardens. Oo. Diyan kami kinunan yung pre-event namin, ano? Parang malapalasyo nga. Diba? Thank you sa Fernwood. Thank you so much, Miss Barbara Bennett! Oo. Sir Al! Sa Tagaytay po yan. Fernwood Gardens. Ayan. Diba? Oo, ha? Thank you. At syempre, yung Ligero Strings. Oo. Yes. Ang taray ni Mila, may kwartin. Diba? May violin, piano. Oo, diba? Kapakabongga. Oo, syempre, ha? Ang host and performers natin. Oo, si ang Team Jen Soriano. Team Jen, ang huhusay ninyo, Waecho. Diba? Sabi ko, i-recommend ko kayo dahil napakahusay niyo. Napasayaw niyo, napasunod niyo lahat ng bata. Lahat ng bisita. Oo, pati bisita, oh, diba? Alam mo, hindi pala kailangan laging games. Oh. Ang meron ang isang children's party. Hindi rin kailangan lagi magic. Oo, diba? Diyos ko, ayan. Kunin nyo ang Team Jen, ano? Bago sila kunin ng iba. Baka maunahan kayo mag-book. Oo, siyempre, ang Food Carts by Kawaii Events. Yes! Diba? Oo, kaya hindi sila gutom nung pumunta sila sa main reception. Yes! Oo, thank you so much, Kawaii Events. Oo, kawaii-kawaii dyan. Siyempre, ang palaing ni Marisa Sanchez doon sa... Ay, grabe! Lahat nagtatanungan, saan galing yung lai? Kaya Marisa Sanchez. Marisa Sanchez lang po. Malupong tayo. Ayan, ha? At siyempre, Love the Events. Thank you so much, thank Mama Lord. Thank you, thank you, it's our honor. In fairness, lahat ng mga events ni Mama Lord. Thank you po. At muli po, ito po ang nilingkod. Papa Owasin OGD at ang lagi nagsasabit, nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay.
sabay sabing every gising is a blessing. At ano pa nga ba ang lagi ninyong inihilig sa amin? Ichika mo na malinaw yan siya po nang sasalita. Oo. Oh.